Hi everyone, nandito ulit ako ngayon sa Diwata para sa Overload para subukan naman yung kanilang chicken nilasal na talaga daw sobrang laki at sulit. Sa mga oras na ito ay sobrang init at tirik ang araw, pero buti na lang at may mga puno dito sa gilid na nagsisilbing silong sa araw. Ganito ka-successful ang Diwata para sa Overload dahil kahit na mainit ang panahon ay dinadagsa pa din ng mga tao dahil sa pagiging sulit at masarap ng mga pagkain dito. Ito yung pila para sa pares at chicken. Mamaya pang hapon nila hahatiin yung pila kapag ka madami ng tao. Magbabayad lang tayo dito sa cashier, tapos bibigyan tayo ng maliit na papel para sa soft drinks. Yung inasal chicken yung bibili natin ngayon para masubukan natin kung ano yung lasa niya. Ito yung inasal chicken nila at talaga namang napakalaki pala. Halos maging isang buong plato na siya sa laki. Meron din palang longganisa at binibentang barbecue. Tapos yung nasa gilid, yung para sa Overload na lechon kawali. Mukhang masarap din yung barbecue. Next time siguro subukan ko naman yung lasa ng barbecue. Dito ay titikman ko na itong inasal chicken dito sa Diwata para sa Overload. Sa nakikita nyo ay sobrang laki ng chicken nila. Halos kalahati na ng plato, kaya sulit ang ibabayad nyo. Tapos ay may libre pa siyang soup at only rice. Pero ako during this time ay hindi na ako kumuha ng extra rice dahil sobrang laki na ng chicken inasal at sobrang busog na ako at di na ako kumuha pa. Ang masarap dito ay kapag yung soup ay hinalo mo dun sa kanin tapos isabay mo yung chicken ay sobrang sarap. Tapos ay mapapansin mo din na bago yung manok dahil hindi siya matigas. Sobrang lambot niya na kahit plastic spoon lang ang gamit ko ay magagawa ko siyang hiwain. Yung pagkakamarinate din ng chicken ay sakto-sakto din na talagang matatakam ka sa sarap. Ang presyo nga pala nitong inasal chicken ay 120 pesos. Sa halagang iyon ay mura na ang inasal chicken nila compare sa mga mabibili nyo sa mga restaurant. Siguro ay ito ang dahilan kung kaya dinadayo ang lugar na ito ay dahil sa pagiging sulit ng pagkain nila dito. Itong soup pala ay pwede nyo ding lagyan ng timpla. Merong chili, garlic, onion, spring at pepper sa bawat mesa. Pero sinubukan ko muna kung anong lasa nitong sabaw sa original na itong timpla. Ang unique ng sabaw nila dito dahil para siyang sabaw ng pinakuluang baboy or pork na nilagyan ng pampalasa at oyster sauce. Kung may idea kayo sa sabaw na ginagamit nila ay pakicomment naman sa video nito para masubukan ko din pag-aralan gumawa ng ganong klaseng timpla. Ang advice ko pala dito ay magdala kayo ng tubig dahil kapag sinabay niyo yung soft drinks habang kumakain ay mabubusog agad kayo. Meron din palang libreng tubig dun sa bandang gitna at baso kung saan pwede kayong uminom. Ang napansin ko din pala dito ay yung mga trabador nila dito ay sobrang gagalang at damam mo sa dating nila na ang mabait nila. Damam mo sa kanila na kahit pagod na sila ay mababakas pa din sa mukha nila ang pagiging grateful at pasasalamat na meron silang pinagtatrabahuhan na malakas ang benta. Saludo ako sa inyo dahil isa sa mga nagdadala sa isang business ay yung ugali ng mga trabahador. Kapag nakikitaan mo sila ng pagiging magalang ay kasama yon sa customer service na binabalik-balikan ng mga tao. Hindi din sila mahirap kausapin dahil pag may kailangan ka sa kanila ay madali silang makausap at pinagbibigyan kung ano man ang inyong kailangan. Salamat sa inyong mga trabador dito sa Diwata Pares dahil ang customer service ay hindi lamang nababase sa sarap ng pagkain kundi sa mabubuting serbisyo na pinapakita nyo sa mga customer na pumupunta sa inyo. As of now, wala si Diwata dito kaya minabuti ko na lang na umuwi muna. At next time, titingnan ko kung makikita ko ulit dito si Diwata. That's all everyone. Next video ay susubukan ko naman yung mga barbecue dito sa Diwata Palace Overload. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.